Ngayong Holy Week, siguradong bakasyon ang inyong nasa isip. Staycation along the beach o kaya'y road trip sa mga best places na very Instagrammable, hindi ba? Pero may mga lugar na napuntahan namin na maganda na, pwede pang magnilay-nilay at magdasal. Tayo na at mamanata. Kasabay na rin ang pasyal at fun kasama ng buong pamilya o mga kaibigan sa Personal Holy Trip. Debosyon nga ba o tradisyon? Sa taunang paggunita sa mahal na araw, ang pilgrimage o paglalakbay sa mga banal na lugar ay parte na ng panata ng pagiging Kristiyano-Katoliko nating mga Pinoy. Ginagawa ito para mag-alay ng mga dasal, penitensya at pag-alala sa sakripisyo ni Jesus sa sanlibutan. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamalaking populasyon ng Katoliko sa buong mundo. Kaya hindi nakapagtataka, maraming lugar dito sa atin ang ginawang santuwaryo na ng pananampalataya. Lugar para mapalapit sa Diyos at makapagnilay-nilay. Isa na rito ang simbahan ng Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City. Kamakailan lang, idineklara ni Pope Francis ang simbahang ito bilang isang international shrine, ang kauna-unahan sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Napakahalaga nito sa ating mga Pilipino at sa lahat ng mga deboto ng Mahal na Birhen. Marami itong mga blessings at ang mga signs kasi talaga, may mga indulgences na ginagrat ang simbahan. At alam naman natin, kapag mga shrines, talagang pinupuntahan ng mga tao kasi nararamdaman nila yung presensya ng Diyos. So more than indulgences, I think yung pagpapalakas ng pananampalataya at yung debosyon sa Mahal na Birhen. Popular ang itim na imahe ng Birheng Maria na dinala pa ng mga Kastila sa Manila mula Acapulco sa Mexico. Halos 400 taon na ang nakalipas. Pinaniniwalaang mapaghimala ang imaheng ito ng Birhen at pinupuntahan ng mga taong gustong magkaroon ng basbas sa kanilang paglalakbay. Mapalad ang Rated Corina team na makita ng malapitan ang orihinal na imahe ng itim na Birhen sa kanyang espesyal na silid sa Antipolo Shrine. Makikita dito ang mga damit at mga korona na isinuot ng Birhen sa mga nagdaang mga taon. Nandito rin ang daan-daang bote ng mga pabango bigay ng deboto. Yung trabaho ko din po ngayon, ang tagal ko pong pinag-pray and kung ano po yung hiniling ko, yun din po yung binigay. Panahon pa raw ng mga Kastila, kilala na ang Antipolo na isang pilgrimage site at hanggang ngayon tradisyon ng alay lakad tuwing Huwebes Santo. Mahigit 4 milyon daw ang umaakyat sa Antipolo tuwing Holy Week. Dito sa Antipolo, naging kagawian maglakad ang mga tao bilang sakripisyo na rin, bilang penitensya, at kasama na dun yung pagdalaw nila sa Altar of Repose dito sa Antipolo. Ngayong Semana Santa, inaasahang dadagsain ulit ito ng mga deboto para ibulong sa Inang Birhen ang kanilang mga dasal at kahilingan para marinig ng langit. Literal namang langit ang mararating kung susubukan ng Holy Land dito sa lalawigan ng Iloilo. Kakaiba ang farm ng pamilya Garin na aming napuntahan. Hindi lang mata at tiyan ang mabubusog sa ganda ng tanawin at mga sariwang gulay na nakatanim dito. Dahil pati kaluluwa mo, siguradong busog din. The idea is to come up with a packaged holistic experience of guests and visitors, where while they enjoy the beauty and bounty of the material world, as represented by the nice view, good food, and experiential learning the resort can offer, where they can learn agriculture and farming with a modern touch. They will also have the opportunity to renew their faith and have an introspection.
At nandito na nga tayo sa Dinarayo na Garin Farms kung saan ito ang pangunahing atraksyon. Lalo na kung ikaw ay may gustong hingin sa langit o may ipinagdarasal, aakyatin mo ang kanilang grotto na 480 steps. At pagdating mo sa taas, marami pong mga nag-aalay dyan at marami na rin ang nagpapatutuo na nabibigay sa kanila ang kanilang ipinagdarasal. So, handa na ba kayo? Ako handa na, kahit naka-heels, aakyatin ko, ayan ah, 480 steps going up, yung wish ko, sa akin na lang yun. Panata at debosyon ang pagdalaw dito ng mga tao. Dahil hindi biro ang akyatin ng halos 500 steps na hagdan paakyat sa grotto. Tibay ng loob, lakas ng puso at tatag ng tuhod ang kailangan para marating ang tuktok. At nakarating na rin tayo sa tuktok. Ayan, kita nyo naman yung aking inakyat. 480 steps, hindi naman ganun kahirap dahil panay pa rin ang iyong pag-meditation sa bawat chapter o kabanata sa buhay ni Hesukristo. At siguro naman, pagkatapos mong maabot ang rurok, parang nakadagdag pogi points ka na sa langit, sana, dahil para ka na rin nagpenitensya. Sa lugar na ito, malalim ang gusto nilang ibigay na mensahe sa mga turista at mga deboto. Tulad ng buhay ng tao, ang kanilang pilgrimage site, hindi madali ang daan patungo sa tama at marating ang langit. Bawat hakbang may kahulugan. At bawat lugar may aral na dapat matutunan. Tulad sa madilim na meditation tunnel na ito, na kailangang malagpasan at harapin ang takot hanggang maaninag ang maliit na liwanag ng lagusan para marating sa puting-puting man-made na kalangitan. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! At totoo nga, heavenly ang feeling. The Holy Trinity. Papa Diyos, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Inspired by the stories of those who had gone through near-death experience. Doon marami po ang mga natatouch, no? Marami pong mga tao ang masasabi nating na iba ang buhay, nagkaroon ng mas malalim na kaugnayan sa creator nila. Napakaganda ng feelings, ang ganda, ang luwag sa pakiramdam, tsaka masaya, mafi-feel mo siya na parang naramdam mo kung ano yung nararamdaman ni Jesus, kung ano yung nangyari sa kanya. At ang isa sa mga atraksyon na talagang pinupuntahan dito sa Garin Farm Pilgrimage ay ang pagpapakain sa mga kalapati. And when in Garin Farm, kailangan gawin mo ang ginagawa ng mga turista, magpapakain tayo ng kalapati. Bukas buong taon ang Garin Farm at perfect place to relax, unwind, and soul search. From heavenly experience sa Garin Farm sa Iloilo, dayuhin naman natin ang isang holy place na paboritong puntahan ng mga Pinoy sa Norte, ang Manawag sa Pangasinan. Dinadayo dito dahil sa paniniwalang mapaghimala ang imahe ng Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. 2014 nang ideklara itong minor basilica ni Pope Francis. Naging affiliate din ito ng Basilica of Mary Major sa Roma. Buong taon, milyon ang bilang ng mga pumupunta dito na deboto para makita ang milagrosong imahe ng Birhen. Mahaba ang pila para lang mahawakan ng laylayan ng kanyang damit. Patunay dyan ang hindi na mabilang ng mga sulat na nakapaskil sa pader. Maraming hiling at dasal ang mga deboto sa Birhen ng Manawag. Kabilang dyan, si Leo. Na tupad po yung blessing na inaantay namin.
naibigay po. Kaya sabi ko po sa sarili ko, pupuntahan ko yung Manawan for the Thanksgiving. Milagro naman ang hiling ni Erwin sa Birhen ng Manawag dahil sa malubhang sakit sa bato na mahigit 10 taon din niyang iniinda. Kasama ang asawang si Clarina, sabay nilang kinakatok ang langit para manlimos ng milagro para gumaling ang kanyang karamdaman. Isuko mo lahat sa kanya. Isuko mo lang ng 100%. Lahat ng bagay, lahat ng bang pangyayari sa buhay niya. Tatanggapin kanya at yayakapin kanya ng buong buong niya. Since 2007 until now, 2003, malaking milagro na yun yung ganong kahabang buhay na pagkakalob sa'yo. Kahit na ganun yung sitwasyon, hindi ka pa rin pinababayaan yun. Kahit na image lang yung nakikita ko, pero ramdam ko yung pakikiisa niya sa pagsubok namin. Sa Barangay Pugaro, hindi kalayuan sa simbahan ng Manawag, isang sinasabing banal na lugar din ang dinadayo ngayon ng mga deboto tuwing Kwaresma, ang Virgin's Well. Pinaniniwalaan na nagpakita ang Birheng Maria sa lugar na ito noong panahon ng mga Kastila. Ngayon ay matatagpuan na ang bukal na tinawag na Virgin's Well. Mula raw noong magpakita ang Birhen dito, himalang nakakapagpagaling umano ng mga sakit ang tubig na mula mismo sa bukal. Ang tubig na ito, ito yung talagang nakakapagpaalis, nakakagamot lahat ng mga sakit kung naniniwala yung mga tao. Kung naniniwala sila, kahit kunting-kunti na lang na tubig mo, kung maniwala ka doon sa tubig na ito, maalis yung sakit mo. Ang balikbayan na si Lilia, isa ring deboto ng Birheng Maria, dumayo pa sa Virgin's Well dahil sa paniniwalang mapaghimala ang tubig na nanggagaling dito. Para maalis lahat ang sakit ng katawan, lahat na dinaramdam, pinagpre-pray ko, lahat ng family ko, ang anak ko, mga apo ko. Marami na ang nagpatutuo na banal talaga ang bukal na ito, na biyaya daw ng langit para magbigay lunas sa mga may iniindang sakit. Mula sa Catholic Mecca of the North, akyatin naman natin ang banal na bundok sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Tinawag daw ito na banal na bundok dahil sa animoy nakahigang Kristo sa ibabaw ng bundok ng makasaysayang biyak na bato. Maraming himala na raw ang nangyari dito. Mismong si Mayor Eric Chongson ang nagpatotoo na nakaranas ng himala umano sa lugar. Nasumpungan ko sa banal na bundok lahat na binakrisyano ko, Todigo, na talagang masasabi natin, matatawag natin, may kakaiba na himala ng Panginoon Diyos. At naniniwala ako at marami na papakita sa akin. Presko at maaliwala sa paligid ng banal na bundok, kaya tamang-tama ito para sa meditation at pagninilay na yung mahal na araw. Dito po kami nagkakaroon ng tsansa na buksan ang aming lumang tradisyon na sinakulo. Sa pangalawang taon po, ang aming sinakulo ay dito mismo sa entablado ng banal na bundok ginagawa, itinatanghal. Ngayong Semana Santa, may paalala ang simbahan sa mga gustong magkaroon ng personal holy trip. Dito natin pinagdiriwang ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Buhay ng Diyos na nagkatawang tao. Taon-taon, maalala natin na merong Diyos na nagmahal sa atin, na merong Diyos na unang umibig sa atin at binigay niya yung kanyang sarili para tayo mahalin at iligtas. Ang mahal na araw ay panahon ng muling pag-alala sa daan ng krus ni Jesus. Ito rin ay pagkakataon para sa ilan na magbakasyon at makapunta sa mga lugar na sinasabing banal o milagroso. Pero lagi nating tatandaan, anumang lugar, basta't baon natin ang dasal at masidhing pananampalataya,
Siguradong bawat personal na holy trip ninyo, siguradong pihadong worth it. Walang himala. Madalas sa linya yan sa pelikula at teleserye. Pero para sa mga kilalang personalidad at artista, totoong may himala dahil sila mismo ang nakaranas ng milagro sa kanilang buhay. Gumaling sa kanilang karamdaman, bumuti ang relasyon sa pamilya at maging ang agaw buhay na isalba. Sa lente ng realidad, mas marami pang himala ang nangyayari araw-araw. Ang mga nagpapatotoo, Real Life Stories, Celebrity Miracles. Ang takot, lungkot, at kawalan ng pag-asa ay hindi lang sa mga eksena sa pelikula at telebisyon naranasan ng ilang celebrity dahil sa matitinding pagsubok. Dahil sa tunay nilang buhay, higit pa sa mga eksenang kanilang ginampanan, ang mga hamon na kanilang hinarap at pinaglabanan. Ang king of Philippine drama na si Christopher Boyet de Leon, parang pinagsakluban daw ng langit at lupa noon sa tindi ng mga eksena niya sa totoong buhay. Aminado ang veteranong aktor na dahil sa kanyang kasikatan noon, siya ay naligaw ng landas. I lost everything. Sa nanay bahay, nabanggaan yung mga kotse ko, and my wife left me with the children. Hindi po ako makaalis dito, sabi ko. Hindi po. I cannot get out of this addiction. Help me. Hindi ako nag-rehab. Umakit kami ng bundok. Away from the temptations. Yes, tama. Mm-mm. In your case, talagang sheer willpower. So paano nabalik ang pamilya? Nung sinabi ko nung nagbago na ako. Ito ba? Naniwala naman sila. At unti-unti naman nagbalik yung sigla ng karera. Stay away from that. Muling nabuo ni Christopher ang kanyang pamilya at nagsimula muli sa paggawa ng pangalan sa TV at pelikula. Pero hindi dito natapos ang unos sa kanyang buhay. In your family, meron ding nagkaroon ng sakit, hindi ba? Among your children. Yeah. It happened to my son. He was in the States then. Nung nakita namin, he was at the ICU with all the tubes in him. Ang kanyang anak na si Miguel na diagnosed na may stage 4 testicular cancer. He was almost gone. My face was like in the corner of the wall already, like praying, like overwhelming yung situation. That pagpapasa Diyos mo talaga yan. Wala talaga, code blue and all that. Sumailalim sa mahabang operasyon ang kanyang anak. At laking gulat niya nang may ipagtapat sa kanya ang mga doktor. Sabi nga ng doktor after the operation, no more of that chemo. Your son is, cancer-free. So you believe in miracles? My son is a walking miracle. And I always thank God for that. I don't call it lucky but fortunate. Pero habang nagre-recover ang kanyang anak sa pinagdaan ng surgery, ang kanyang misis naman na si Sandy Andolong, kinailangan namang sumailalim sa kidney transplant. Kaya sunod-sunod din, ha? They had to kidney transplant. And she took it well. I call her Iron Woman. Galing. And very strong. I'm glad that, I had enough strength to hurdle all of this. Makailang ulit ding naranasan ng divine diva na si Shasha Padilla ang himala sa kanyang kalusugan. Bata pa lang ako, natutukso ko na kuba. Sa side ng mother ko, dahil may German blood yung papa niya, kasi prevalent yan sa mga may German blood. So, scoliosis pala yung tawag dun sa curvature ng spine. Nag-a-adjust yung lower part naman ng ng spine. Every single day, may back pain ako. Ang hirap mamuhay ng may pain, yes, di ba? Oo. Nagpunta si Shasha noon sa California para sumailalim sa isang operasyon. Napakadelikado nitong surgery na to. Dahil pwede ka talagang maging malumpo. From the tip of my head until my toes. Why do you consider it a miracle? You know, anything could happen. Humingi talaga ako ng dasal. And I really believe that prayers do wonders. Pero bukod sa kanyang scoliosis, natuklasan ni Shasha na mayroon din siyang sakit sa pantog.
palagi ako nag-UTI. Yung sa pantog, meron akong problema. Ito naman, inborn din. Defective yung left ureter ko. So, inoperahan ako, nire-insert sa bladder. For that, I have regular medication. Meron akong maintenance meds for that. Pero ang pinakamasaklap, kasabay ng pagluluksa niya sa pagpanaw noon ng kanyang asawang King of Comedy, natuklasan niyang may tumor din siya sa kanyang kidney. It's called a T1A cancer. So syempre humingi na naman ako ng dasal. At sa kanyang pagdadasal, may nakita ako na green na ilaw as big as a basketball beside me. Alam ko, through Reiki, nababasa ko na that's healing. Nakikita mo ganyan na kahit nandito, kami hindi namin nakikita. Kulay green na parang basketball. Oh. And then hindi ko pa nababanggit kasi Karel was on her way. Mm. So nung dumating siya from the Philippines to America, so sabi niya, Mama, guess what? I saw a group of Reiki healers and they prayed for you and they sent you a healing. Ay, sabi ko, kinat ko siya. I received it. Sabi niya, no joke. What was it? Sabi ko, it's a green ball. As big as a basketball. It's spiritual. I saw it. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. At kung gaano ka-powerful ang dasal, pinatunayan nito nang sabihin ng doktor kay Shasha na wala siyang cancer. I really believe in it and I really ask for prayers in layman's terms. Grabe rin ang pinagdaanan mo pala. That's why I consider that a miracle. First of all, hindi siya nag-cancer. Himala namang maituturing ng TV host at celebrity online seller na si Mariel Padilla ang pagkakaroon niya ng dalawang anak. Paano mo napapatunayan sa sarili mo na merong higher being na kayang gumawa ng hindi maipaliwanag sa buhay mo? Yung Panginoon exists. I've had several miscarriages. March 2015, nang nakunan si Mariel sa panganay na anak sana nila ni Senator Robin Padilla. Halos gumuho ang mundo ni Mariel dahil sa pangyayari. Pero pagkatapos ng 5 buwan, masayang ibinahagi ni Robin na muling nagdadalang tao si Mariel at sila ay magkakaroon ng triplets. Pero sa isang iglap na sana'y maghahatid sa kanila ng tripling kaligayahan, walang heartbeat ang ipinagbubuntis niyang triplets. Hindi ko na kaya another miscarriage. Baka it's not meant for me. Hindi ako magkakaroon ng kids. Sa kabila ng lahat, patuloy na nagtiwala si Mariel at kinapitan ng pananampalataya niya sa Diyos. Hanggang sa ipagkaloob sa kanya ang isang himala, ang maging isang ganap na ina. Isang taon mula nang siya ay makunan sa kanyang triplets, isinilang na ni Mariel ang kanilang anak na si Isabella. At pagkatapos ng 3 taon, isinilang naman ang kanyang anak na si Gabriela. Hindi inakala ni Mariel na darating ito sa kanyang buhay matapos siyang ilang ulit na makunan at pagliit ng posibilidad na siya'y magkaanak pa. It's a clear gift from God. Hindi naging madali. But it happened. They're healthy. They're alive. Correct. So I think that's the biggest miracle of my life. Para naman sa actress TV host na si former beauty queen Rufa Gutierrez, ang muling pagkikita ng kanyang ex-husband na si Ilmas Bektas at ang kanyang mga anak na sina Lauren at Venice ay milagro ring maituturing. Himala din para sa akin na after 15 years, nagkaayos na rin kami. Who would have thought na in this day and age, my kids will be able to go back to Turkey, meet their dad. Answered prayer para kay Rufa ang makitang magkayakap ang mag-aama matapos ang 15 taon. Ang himala sa buhay ko ay siguro nakatakas ako sa Turkey. Diba? Diba? And to bounce back in my career and have my family there behind me supporting everything. Para kay Rufa, timing is everything to healing. When you go through a lot of trials and tribulations in life, that's only faith that can really push you forward. Mm-mm. And I do have that faith in me and I believe that there's a God. Especially pag sa tingin mo wala na talaga, wala na pag-asa, and you're really in a down place, anong gagawin mo? There's nowhere to go but to God. Mm-mm.
Mangiyak-niyak naman ang dating senador na si Vicente Tito Sen Soto sa tuwing naaalala niya ang isang mahiwagang pangyayari sa kanyang buhay. June 1987, matapos masunog ang kanyang recording studio, napagdesisyonan nila ng kanyang asawang si Helen Gamboa ang magserbisyo sa simbahan. Sumali sila sa Couples for Christ sa Pinaglabanan Church sa San Juan. Sa Couples for Christ, mayroong weekly meetings kayo. And then there is this parang graduation nyo. So we were inside the church, it was night, and they were praying over me. I sat down, closed my eyes. While they were praying, I felt someone touch my head. And I could hear a very, very wonderful, amazing choir singing. Wow, totoo! Oh, so after the prayers, and I was thanking them, and then sabi ko, sino yung choir? Sabi nila, anong choir? Walang choir. I asked them, who touched my head? Among them, makagano sila lahat sa akin eh. Wala. And they were all like that above my head. Ano sa palagay mo yun? Ano ang mensahe sa'yo? Perhaps parang ganun. Yung I was doing the right thing. Parang confirmation para sa iyo. I get teary-eyed every time I remember it. At yun na para sa iyo ang katibayan. Yes. Mm-mm. Yes. And of course the everyday many miracles. Many little miracles that happen every day in my life. Para kay Tito Sen, isa itong himala mula sa langit para alisin ang anumang lungkot at alalahanin sa kanyang puso. At pahiwatig na siya ay may blessing mula sa Poong May Kapal. Sa pagharap sa matitinding suliranin o hamon sa ating buhay, ang pananampalataya at pananalig natin sa dakilang lumikha ang ating nagiging sandigan para malagpasan ang yugtong ito ng ating buhay. At sa dami ng patotoo at magagandang nangyayari sa ating buhay sa kabila ng lahat ng pagsubok, maniniwala ka pa rin bang walang himala? Dati siyang napasama sa listahan ng mga natukhang si Jeg Chopaco. Labas-pasok din siya sa kulungan dahil sa mga krimen at kasong kanyang kinasangkutan. Mula sa pagnanakaw hanggang sa muntikan ng makapatay. Naku, ang dami pang iba, pero isang araw, kinalabit daw siya ng May Kapal at nagdesisyon siyang talikuran ang mga gawaing masama at makamundo. Ano nga ba ang dahilan ng pagbabago ng isang kriminal to banal? Teenager pa lang noon si Jeg nang magsimulang magbulakbol. Kwento niya, ito'y bunga ng pagre-rebelde daw niya sa kanyang nanay na hindi man lang daw pumunta nang gumraduate siya ng elementarya. Galit sa puso ang dahilan ng kanyang biglaang pagbabago sa buhay. Gumraduate ako, wala kahit isa sa pamilya kong pumunta sa school. Tapos po? Ayun eh, ang nagsabit sa akin dun yung nanay nung kaibigan ko. Pag uwi ko sa bahay, walang handa. Yun, parang nag-ano yung isip ko. Wala pala akong kwentang tao. Yun yung naramdaman ko, tapos sobrang galit na galit ako sa mama ko. 13 years old pa lang noon si Jeg nang maging laman siya ng kalsada. Napasama sa mga gang, nalulong sa samot-saring bisyo. Hanggang natuto na rin magnakaw, manlamang ng kapwa, at napariwara na nga ang buhay. Sa lansangan na ako, doon ako masaya sa mga tropa, ganun. Talagang gabi-gabi, nasa jeep kami, tapos lalabas kami ng madaling araw, maghahanap kami ng mga susungkit, mananakaw. Pag may nakasalubong ako na bata, kukunin ko yung sombrero, kukunin ko yung pera niya, bubuntalin ko para makuha ko yung mga bagay na yun. Dahil sa pagkakalulong sa bisyo, maging ang sariling pamilya ni Jeg ay pinagnanakawan na rin daw niya noon. Kung ano yung makuha ko sa bahay, ang ano sa akin noon, si
mama ko, talagang kung ano yung makita ko sa kahit yung mga hikaw-hikaw niya, hindi ko alam, pampeke o tunay, kinukuha ko talaga yung mga yan. Binibenta ko, pambisyo. Pagtuntong ni Jeg ng edad na 18, nakulong siya dahil sa kasong attempted homicide. Pero nakalaya din dahil nagbayad ang pamilya niya ng malaking halaga bilang danyo sa kanyang biktima. Pumunta kami sa ano, sa Paliparan, sa Marikina. Maikipiesta kami. Yung mga kasama ko, marami palang kalaban. Pagtingin kong gano'n, nagkakarayot na sa likod. Yung isa kong kasama, labas na yung bituka. Naagaw ko yung patalim niya. Sakto naman nung ako na yung umaatake, dumating na yung mga pulis. Ang salag niya, puro sa kamay. Matapos makapagpiansa, nagdesisyon si Jeg na magpalamig at magtago muna sa Pampanga. Dito nagtrabaho siya sa isang talyer. Pero imbis na magbagong buhay, muli na naman siyang bumalik sa bisyo at naging pasaway sa ikalawang pagkakataon. Bukod sa ipinagbabawal na gamot, nalulong din si Jeg sa kasino at paglustay ng perang kinikita. Minakilala pa rin ako mga tao doon na involved pa rin sa mga drugs. Yun, nagbalik ako. Naglaro ako ng kasino, baccarat, ubos talaga. Pati motor ko doon, naiisanla ako. 2016, nang ilunsad ang Opland Tokhang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layo ng programa na masugpo ang problema ng bansa sa droga. Naging kontrobersyal ito dahil sa kaliwat ka ng issue ng patayan. Dahil dito'y naisip ni Jeg na sumuko na lang kaysa bumulagta na lang bigla siya sa kalsada. Dito sa lugar namin, talagang lahat ng mga kaibigan ko pinatay na, pinagbabaril. Yung binibilan ko, binaril. Tapos nanginig na rin ako sa takot. Doon ako sumurrender. Kinausap ko yung isa sa kagawa dito sa lugar na to. Noong time ni President Duterte, nung pinasurrender yung mga gumagamit ng droga, at lumapit po siya sa amin na gusto niya magbagong buhay. Sa kanyang voluntaryong pagsuko, ano kaya ang nangyari kay Jeg sa mga kamay ng mga otoridad noong kasagsagan ng Opland Tokhang? May pag-asa pa kaya si Jeg magbago o panghabang buhay na siyang sakit sa ulo? Alamin lahat ng kasagutan sa kanyang totoong kwentong buhay sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Nang mabalitaan ni Jeg na isa-isa na sa kanyang mga kaibigan daw ang namamatay sa umano'y tokhang, dito niya naisipang sumuko. Dito sa lugar namin, talagang lahat ng mga kaibigan ko pinatay na, pinagbabaril. Nanginig na rin ako sa takot. Sumailalim si Jeg sa rehabilitation sa loob ng 3 buwan. Para magtuloy-tuloy ang pagbabagong buhay ni Jeg, pagkalabas niya ng rehab, ay ipinadala siya ng kanyang pamilya sa kanyang ate na naninirahan sa Japan. Doon, kung ano-anong trabaho ang pinasok niya at ang perang kinikita ay pinadadala niya sa kanyang mag-iina dito sa Pilipinas. Sobra akong nahirapan talaga yung nag-cleansing na ako ng todo. Ang daming lumalabas sa katawan ko na kung ano-ano. Pagkatapos ng 9 buwan na paninirahan sa Japan, hindi na nakayanan ni Jeg ang pangungulila sa kanyang asawa at anak. Kaya napilitan siyang bumalik ng Pilipinas. Krami! Sa kanyang pagbabalik sa bansa, sinubukan naman niyang mamasada ng jeep na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Pero kasabay ng kanyang muling pagsabak sa kalsada ay ang muli niyang pagbalik sa paggamit ng droga. Sa 3rd pagkakataon, naging pasaway ulit si Jeg. Krami! Kaya para mapigilan ng muli niyang pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot, napilitan ng kanyang pamilya na ibenta na lang ang jeep. Balik na naman ako sa bisyo. 80% napupunta sa drugs, 20% lang sa pamilya ko. Ba't walang ilaw dito? At kasabay ng kanyang pagiging addict sa droga ay ang pagdating ng mga problema at pagsubok sa kanyang pamilya. Ako sa anak ko, tingnan mo nga!
Dahil wala siyang trabaho, ni panggatas ng anak ay wala siyang maibigay. Dito na unti-unting natauhan at naliwanagan ang isip ni Jeg. Ayun na yung time na talagang dapa talaga ako. Down na ako dyan. Yun na yung panahon na umiyak yung anak ko, wala akong maibigay. Ang binibigay ko, tubig. Napakasakit. Napakasakit. Pag naalala ko, pasensya na kayo, nagiging emotional ako dahil ito yung parts ng buhay ko talaga na tinatak ko sa isipan ko. Magbalik loob ka sa Panginoong Diyos upang ang iyong landas ng lalakarin ay maging saya. Sa pagkikita nila ng dating kaibigan, nagulat si Jeg nang malaman na isa na pala itong pastor at balak siyang hikayatin na makinig din ng mga salita ng Panginoon. Tila tapik ito ng Diyos kay Jeg at sa kahuli-hulihang pagkakataon, nagdesisyon na siyang magbago at tuluyan ng ituwid ang landas. Naisip niya na may plano pa ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi pa huli ang lahat para sa tulad niyang adik at kriminal. Sabi ng John 14:6, Jesus Christ ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala makakapasok sama kundi sa pamamagitan niya. Yun yung unang verse na nabasa ko. Punong-puno ko ng ng hinagpis, ng problema, stress. Parang biglang bumukas yung puso ko. Bigla ako nagkaroon ng saya na hindi ko ma-explain sa sarili ko. Kabuhay ko rin yung buhay niya. Kaya hindi ako masyadong hesitant na lapitan siya. Pwedeng i-reject niya o pwedeng tanggapin niya kung ano yung sinasabi ko. At siguro time na rin ng Panginoon yun na makakilala siya. So, shinare ko sa kanya kung sino si Jesus, kung ano pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay niya. Nagulat ako dahil sa open yung heart niya. Magulul na lang siya. Pagkatapos makarinig ng salita ng Diyos, animo'y isang bagong tao na si Jeg. Nagdesisyon siyang maghanap ng trabaho. Dito unang naghimala ang Panginoon sa kanyang buhay. Nang maipasa niya ang drug test na requirement para sa kanyang papasukang trabaho. Sabi, first time yung nangyari ng ganito. Nag-negative sa marijuana ng 1 month. Sabing ganun. Ngayon, dun nakita ko yung kapangyarihan ng Panginoon. Talaga napakabuti niya. Ang pinagsisisihan ko, nagtampo ko kay mama. Yan sabi kasi ng Epeso, igalang mo ang iyong ama't ina na may kalakip na pangako giginawang buhay mo dito sa lupa. So yun, at ilakpan ni Satan yung isip ko. Pinaglaruan niya ako. Pero salamat sa Diyos dahil pinalaya niya ako. Na taon matapos makilala niya ang Panginoon, isa na ring ganap na pastor ngayon, si Jeg. At ang kanyang mga pinapangaralan ng salita ng Diyos, mga taong PDL o Persons Deprived of Liberty, na tulad niyang dati na nalihis din ang landas. At ang payo ni Jeg sa mga tulad niyang nabilanggo sa bisyo at nalihis ng landas, surrender mo yung sarili mo sa Panginoon. Akala mo malakas ka pero hindi mo kaya. Kung sarili mo lang lakas, wala kang pag-asa. Pero pag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, makikita mo yung kaliwanagan. Bukod sa pagiging pastor, tumatayo din siyang coach ng isang basketball team sa kanilang lugar. Hindi kalakihan ang kinikita, ay nakapagpundar na rin si Jeg ng kanyang sariling bahay. At hindi tulad dati, ngayon ay naibibigay na niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang dating naligaw ng landas, ngayon may direksyon na ang buhay. Sabi nga sa kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Pero para kay Pastor Jeg, baliwala ang pagsisisi kung hindi mo naman sasamahan ng tunay na pagbabago. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So this is the shampoo, this is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what?
Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair shampoo and conditioner. I love and I am so proud of these products.